Let's do a little experiment. Bigyan nyo lang ako ng 3 minuto. Pero kailangan ko ang full attention nyo for this to work. Later nyo nalang panuorin ito kung sa tingin nyo medyo hati ang attention nyo ngayon. Wear headphones if possible. Let's begin. I want you to think of a card na naiibigan mo. Pero kung ano man yung biglang naisip mo ngayon, kalimutan mo muna. Hindi ka dapat maging bias sa pagpili ng number. Bago ka pumili, may 3 akong conditions. Ang unang condition, huwag mong piliin yung matataas ang value gaya ng alas at mga tao. Kasi kung may idea ka na sa pangkaraniwang laro sa baraha, you are inclined to choose these cards. Gusto kong itrato mo ng pantay-pantay ang mga natitirang baraha. Hindi ito pataasan ng value. Kahit mababa lang ang piliin mo, like 5 or 4, walang problema. Pangalawang kondisyon, tanggalin din natin sa options ang 7 at 9. Kasi maraming naniniwalang swerte ang mga numero na yan. Kahit sabihin mo pang hindi ka naniniwala sa mga pamahiin, malapit pa rin sa puso mo ang mga numero na yan dahil ikinabit na ang numero na yan sa salitang pagyaman. Aminin mo man o hindi, sumagi rin sa isip mo na kung may nakausap kang genie, pagyaman ang unang hihilingin mo. Okay, ready? Isip ka ng number pero huwag mong babanggitin ha. Go! Okay, next. Ngayon naman, isip ka ng suit ng baraha. Pero ito ang pangatlong condition. Tanggalin natin sa options ang spades. Kasi for some reason, we are attracted to this shape dahil siguro combination siya ng mga familiar shapes sa atin. Bukod dyan, most of us love the color black. Pero again, ayokong maging bias kayo sa favorite nyo. Okay, ready? Again, huwag mong babanggitin ang mapipili mo ha. Go! Now keep that number and suit in your mind. Gayunpamang marami tayong tinanggal sa options, we still have 21 cards left sa mga pagpipilian. At ang chance na matsambahan ko ang baraha mo ay 4.76% lamang. Napakababa lang. That only means 95.24% chance na namanipula kita kung ang iniisip mong baraha ngayon ay 3 of hearts. Or kung medyo tigasin ka ng konti, baka somewhere close to that number lang ang iniisip mo, gaya ng 2 or 4. Kung malayo na dyan, it's either I failed na makontrol ang isip mo o ikaw yung tipong hindi basta-basta namamanipulang tao in a short period of time. Most likely, clubs ang suit na napili mo kung ikaw yung tipong ayaw nang nadidiktahan. Pero alalahanin mo, sinubukan kitang manipulahin na piliin ang 3 sa loob lamang ng 80 seconds. At piliin naman ang heart sa loob lamang ng 95 seconds. If given enough time, kaya ka pa rin mamanipula ng mga sanay na dito. Kung tama ako na ito ang napili mo, panoorin mo ulit ang video ko na ito at i-analyze mong mabuti kung paano ko naitanim sa isip mo ang gusto kong piliin mong baraha. This is a combination of NLP o Neuro-Linguistic Programming and Subliminal Messaging. Ganyan din lang kayo napapaglaruan ng media para iboto mo ang gusto nilang politician, para bilhin mo ang ina-advertise nilang produkto, para magalit ka kung kanino nila gusto, o ipaglaban mo rin ang kanilang pinaglalaban. Imagine kung ginagawa na nilang magtanim sa isip mo ng hindi lamang ilang minuto, kundi ilang taon na ng buhay mo. Siguro medyo mag-isip-isip ka na sa mga tinitindigan mo. Baka hindi ka lang aware na namamanipula ka na.